Ang ganda ng mga saranggola na rito mga patid eh. Alam mo ito, ang ibon eh. Kailan ang gumawa niyan? Kailan ang gumawa? Galing nila ang gumawa. Paano punto tayo, no? Gawa sa garbage bag. Ano katibay yung tali niya ginalagay niyo? Ano katibay talaga ito, ano? Hindi basta-basta malalagot yan. Pili pa rin nila mga patid. Ano mga patid? Bad na. Sobrang init talaga ngayon mga kapatid, kaya naman lumabas ako ng bahay at pupunta ako sa bukid. Dito kasi sa bukid, malamig ang simoy ng hangin, malilibang ka pa. Ayan na mga kapatid, narito tayo sa bukid. Ayan. Itong bukid na to, ito yung dating palayan mga kapatid. Nag-harvest na sila ng palay, kaya wala ng palay ngayon. Ginawa ng playground ng mga kabataan. O, di ba? Kala mo, totoong ibon eh. Dahil nagpapalipad ang saranggola rito eh. Ganito walang talim ng mga palay dito, ginagawang palaruan ng mga kabataan dito mga kapatid. Ito ang itsura ng lugar na to pag walang palay. Ayan. Dami mga bata naglalaro dito. Mga nagpapalipad sila ng saranggola. Ayan. Kukunti pa yung mga kapatid, ang dami niyang nagpapalipad dati rito eh. Agad ang mapatid ah. Mga dami na magpapalipad sa langgola rito eh. Ito yung lugar na mamatid. Dito ako nagpalipad ng drone eh. Dito sa lugar na to. Yan. Sobrang lakas kasi ng hangin eh. Hindi ko nga madala-dala rito eh. So sana magpalipad rin ng drone dito eh. Kasi mas maganda rito, walang sasabitan. Ang problema, lakas naman ng hangin. Sobrang liit kasi ng drone ko. Nadadala ng hangin. Hindi kayang kontrolin ng remote. Wala nang tanim na palay dito eh. Pero sa parte ron, may mga tanim doon. Puro pakwan naman mga kapatid. Doon sa lugar na yun, puro pakwan ang tanim dyan. Dito walang tanim na pakwan ngayon. Awan ko kung bakit. Yung mga nagtatanim kasi ng pakwan niya sa lugar na yan, nagre-rentay ng buwanan niya sa may-ari ng lupa. Dito siguro ang lugar na to, hindi pinarentahan ng may-ari. Madami na makotid. Madami ng saranggola. O, konti pa yan. Minsan, ang dami niya mga patid rito eh. Ngayon kasi, wala pa yung mga may hilig magpalipad na saranggola eh. Yung mga kabataan yan mga patid, mga namamasyal dito yan. Papalamig sila rin sa sobrang init ng panahon kasi. Dito kasi mas malamig-lamig. Mas malakas ang simoy ng hangin. Malamig pa ang simoy ng hangin. Hindi ka tulad pag nasa bahay ka. Kahit sigaw ng electric pa, ang init na rin. Dito malamig pa yung simoy ng hangin. Ang ganda ng mga saranggola na rito mga patid eh. Ayan eh. Alam mo ito, ang ibon eh. Ah, diba? Ayan. Ano pa ganitong oras? Mga alas 4 ng hapon. Narito na sila. Alas 4 kasi ng hapon ngayon eh. Mag-alas 5 na nga pala. Dito sila nagtatambay kasi medyo malamig-lamig na rito. May mga kabataan kasama yung mga magulang nila. Ayan.
Sana nga develop to ng national government or ng city government para maging maayos itong lugar na ito. Kasi wala namang playground dito kundi dito lang eh. Ano naman tali yan? Ilan tali? Kailan ang gumawa yan? Kailan ang gumawa? Galing nilang gumawa. Haba ng punto din, no? Sino lang gumawa niyan mga kapatid? Oh? Gawa sa garbage bag. Paliliparan na, tatalian na nila. Ano katiba yung tali niya ginalagay niyo? Ano katiba yung talaga ito? Ano? Hindi basta-basta malalagot yan. Ano? Yan, may tali na mga kapatid. Paliliparan na nila. Hindi mo bata na tumagawa ng mga kwan eh. Pero mo, gawa lang sa garbage bag yan mga kapatid eh. At least may libangan na sila kaysa bibili ka pa. Baba ng muntot eh. Yan. Lang yan eh, dalawa mga barkada. Madami ng mga bata rito mga palit eh. Dito kasi sila nagtatambay pag gantong oras ng hapon. Ito yung pinakatambayan nila eh. Pwede na. Pwede nila mga palit. Pwede na eh. Magawa lang sa garbage bag yan. Nakagawa na sila ng isang saranggola. Napaka creative nila. Doon lumilipad na yung dalawa taas. Oh. Gawa lang din sa garbage bag yan mga kapatid. Tayo natin papalipad na ito. Lipad rin nila mga kapatid. Haba ng buntot oh. Pag nasa taas siya, kala mo iksi lang eh. Parang paniki yung kanyang saranggola. Sarap dito mga patid magpalipad sa saranggola kasi open air eh. Walang sasabitan na puno. Palayang kasi dati ito mga patid eh. Wala nakatanim na paling eh kasi nag-harvest na sila. Wala na silang itinanim kasi wala nga tubig. Sobrang tuyot na yung mga irrigation dito. Hindi sila mapagpatubig. Kaya ito, nakatingga itong lupa na ito, ginawa ng playground ng mga kabataan.
Ayan.